Ang feature camshaft rider natin ngayon, ang naging foundation niya sa motorcycle ay ang BMX bike. Na-inspired siya sa motocross at isa siya sa mga nagsimula ng motorcycle club sa Pampanga. Isa siya sa mga pioneer ng Honda Motor School instructor dito sa Pilipinas. At siya ay ang top sales BMW Motorrad performer ng 2017, 2018, and pwede mong kwentuhan sa amin kung paano ka nag-start sa pagmomotor? Actually, nag-start ako before pa niyan is sa BMX. So, from there, nagpapa-jump kami ng mga bike. Kasama yung mga kaibigan ko na naka-BMX din. And then, from there then nag-start kami ng freestyle. Freestyle na. Yes. Kumbaga, nag-exhibition kami sa mga BMX, ganyan. Wow. At saka, yan, kasama na nun, nag-evolve kami, kumbaga, from jumping the bike, yung BMX, BMX bike. Hanggang sa nag-freestyle na flatlan. I see. So, from BMX, parang meron ka ng foundation sa bike, no? Yung pinaka-foundation mo. Kumbaga, doon na-mold yung balance ko, yung through the freestyle kasi na-express mo yung kumbaga paano mo gagawin ng tawag dito yung exhibition dun sa mga BMX. Yeah, tama. Paano ka nag-start naman sa pagmumotor from BMX to motorcycle? Dati, nanonood ako ng mga motocross, yung mga nagpapa-jump. Wow. So, from there din, alam mo yun, nabuhayan ako ng loob na kaya pala sa motor. Na palundagin, ng matataas, ganyan, sa mga, nanonood kami, mga motocross na competition, yan, mga ganyan. Tapos,
One time nag-trail kami. Nice. Yung panahon na yun medyo ano pa eh, walang safety. Kumbaga, wala kaming helmet, basta ride mo lang yung motor, ganyan. Tapos roughly siguro mga 1996 hanggang 98, nagpa-plan na ako na bumili ng big bike. Mm-hmm. Yung first big bike ko was a 250cc Kawasaki GTZ. GTZ. Ito nabili namin sa Vigan. Ilocos pa. Bumiyahe kami doon kasama yung mga pinsan ko para bilhin namin yung 250cc na yun. Mm. Tapos dahil siyempre gray market, wala pa talaga mga dealership na nagbebenta talaga. Oh, no? During that time. Oh. Yes, yung mga legal na big bikes. So yun, doon ako nag-start 250cc and then eventually nag-upgrade, naging 400, tapos yung sa grupo ko, pinapahiram kami ng mga 750cc, ganyan, mga 900cc, hanggang sa 1000cc. That's during the 90s pa? 90s, mga 97-98, yun yung start na talaga. May grupo na ako noon, yung Club A Pampanga Riders. Mm. Sila din yung mga nakasama ko na, kumbaga parang sila yung mga barkada ko. Wow. Oo. Hindi lang actually barkada yung turingan namin, kumbaga parang pamilya talaga kami. Kasi pag nag-ride kami, minsan kasama yung mga families namin. Yeah. Yung lahat, talagang turingan na talaga namin, pamilya talaga. Pamilya. Oh. Club A Pampanga Riders. Then noong 2001, nag-invite kami ng mga motorcycle clubs. Mm-hmm. Tapos ginawa namin to sa Holiday Inn sa Inside Clark. So ang mga yung natatandaan ko noon, yung mga Together Riders, Tiger, Pickle Steel Horses, Club 200, yung mga Atat, yan alam ko nandoon na rin. Tsaka yung mga Harurot, yan, Lerap, marami pang ibang motorcycle groups na nakasama namin noon pa. And then, starting from there, alam ko, nagkaroon na lang motorcycle convention, which... Sa Pampanga. Sa Philippines. Sa Philippines. Hmm. Pampanga siguro wala pa nun. Yes. Kumbaga parang yung ginawa namin yun, yun yung start, yun yung naalala ko. Tapos, nagkaroon na ng convention starting sa Cebu. Cebu. Cebu, yun yung naalala ko. Nagpadala kami ng mga kasama namin doon. So kami mga medyo busy, hindi na kami sumama. And then, yun, 2001 hanggang yun, nag-start na ulit. And then, medyo na ano yung Club A kasi yung mga iba namin kasama, nagkaroon ng chances o opportunity na pumunta ng abroad. So doon na sila medyo, hanggang ngayon naman, buo pa yung Club A. Hmm. Pero medyo iilan na lang kami na nandito sa Pampanga. And then, marami na ako experiences sa mga brands ng motorcycle. Yamaha, Kawasaki, Honda. Isa sa mga paborito ko yung CB1300. Yan, that's Honda. Mga, yes, oh. Honda. Then, after a while, medyo nahinto. Kasi nag-focus kami sa mga pamilya at sa trabaho. 2007, nag-work kami sa Honda. And then yung Honda, nagtayo siya ng Honda Safety Riding Center. Honda Motors. Kami yung pinatrain para kami yung magiging instructors. Wow. So kami yung pioneer sa Honda Safety Riding Center. Nice. So since nabanggit mo, naging instructor ka sa Honda Motorcycles, baka pwede ka magbigay ng mga ilang tips sa mga viewers natin sa pagra-ride ng big bike. Unang-una, importante kasi talaga yung safety gears niya, no? Kailangan mo ng helmet, protektahan mo yung ulo mo, kailangan mo ng riding gloves, ng riding boots, ng jacket para kasi pag tumatakbo ka na mabilis, eh, minsan, mga batong maliliit, masakit yun sa katawan. So, you need to have protection no, sa body. And also, siguro yung riding pants kasi importante din yan. As we all know, yung two wheels, medyo delikado yun.
sa daan eh. Especially pag wala kang background sa skills, no? At saka, yun, yung kumbaga pag nagsistart ka pa lang, kailangan talagang protection mo na yung katawan mo, no? Yung pagkatao mo. Dahil pag na-disgrasya ka, mas mahal pa dun sa ang gagastusin mo pag hindi ka nag-invest ng mga proper gears. So ngayon, sa BMW, as a BMW owner, so ano masasabi mo, Sir Jet, sa bago mong motor? Actually ito, kumbaga parang pinahiram lang sa akin ng BMW Philippines and also ang Pampanga Premier Cars Incorporated, which is the dealer ng BMW Motorcycles Motorrad sa North Luzon. Bale, 3 months sa akin yung bike. Kumbaga parang siguro it's a way of parang incentives in a way na paggamit sa amin. Nice. Yung produktong binibenta namin. So pwede mo bang sabihin yung mga some few features ng bike na to? Yes, dito sa R1250GS, standard na sa kanya yung ABS, anti-lock braking system, yung ASC, automatic stability control, which is another feature for traction control, no? Ang kagandahan kasi ng automatic stability control, yung rotation ng front mo and rear, laging sabay yan. So, once na, kunwari, sumosobra yung turn ng rear, magsisend siya ng signal sa ECU niya to cut off some power para na magpantay ulit. So let's say pag nagsislide na yung bike, ang tendency, ka-cut off na yung power, medyo itatayo niya to prevent you from sliding further pa. I see. I guess yun yung parang deciding factor, no? Yes. Kung hindi ka makapag-decide. Tapos meron din siya yung dynamic braking control. Kumbaga parang pag tumatakbo ka ng mabilis, let's say 140, when you apply emergency ng brakes, magsisend siya ulit ng signal sa ECU niya to cut off yung power para nun yung stopping distance mo, imbes na maglaban yung power at saka yung braking, kakut off niya yung power para nun mas ma-apply natin yung braking. So yung stopping distance mo, instead of 100%, at least 50%, mababawasan. Kumbaga, mapapahinto mo kaagad yung takbo ng motor. Wow. At yung, a high speed. Yung assist, no? Yes. How about sa suspension? Can you tell us about? Yes. Suspension naman, napakaganda rin ng BMW R1250GS kasi meron siyang tinatawag na electronic suspension adjustment. Yung ESA, automatically, dynamically, siya yung nag-a-adjust sa'yo. So, yung geometry ng bike, when you apply hard sa front, hindi siya nag-dive. Kumbaga, apply niya, actually, meron siya kasing partial integral na braking, no? When you apply the front brake, ang mangyayari, a-apply siya sa front at saka sa rear to prevent yung motorcycle from losing its traction sa rear. So, kailangan, pag nag-brake siya, ang nangyayari, sabay. Kaya yung stopping mo, parehas merong contact o yung traction from the front at saka yung rear. Kaya solid siya pag nag-apply ka ng brakes. Wow. About sa electronics, can you tell us some features sa electronics niya? Like yung sa gauge? Yun. Sa electronics naman, meron siyang yung, you can connect, no? Yung smartphone mismo doon sa computer ng motorcycle. Wow. Meron siyang Bluetooth technology at saka yung apps na BMW Motorrad Connect. Pag gusto mo maging detailed yung biyahe mo or yung layo ng pinuntahan mo, nare-record niya yun through that app. So pagkatapos ng ride mo, you can actually check yung fuel consumption mo, yung layo, and then also yung route, no, na dinaanan mo, pwede mo ma-review yun. And then kung gusto mo siyang, kunwari, bigyan ng, kumbaga parang ipakita, you can collect that data.
And then para sa susunod na rides mo, eh, nandoon pa rin yung datas na yun. Wow, parang pwede mong i-analyze yung driving habit mo, something like that, no? Ano, how about yung sa ignition nito? Keyless na rin ba? Yes, it's a keyless function na siya. Kumbaga, you don't have to use the key para isaksak dun sa ignition. Meron na siyang on and off button and then yung starter switch for the engine. So basically, it's also a safety feature na para let's say, sana wag naman, no, na magkaroon ng accident. Automatically, you can turn off, no, yung engine at saka yung electrical niya without even switching. The ignition na. Kumbaga, mabilis na siya. I see. Finally, last question. How about sa engine? Gaano kalaki yung engine, yung speed, yung power? Actually, this is a new engine na, no? Ito yung tinatawag natin na previously kasi 1200. Ngayon, it's 1250. So, from the 1250, meron silang inad na shift cam na kumbaga, it will give you enough power or kumbaga, mag-shift sa full load para nun, if you need power, especially on uphill, pag uphill kasi, let's say, kung wari, nasa second gear ka, merong sa previous mga bikes, walang shift cam, pwede mag-stall yung bike. With the shift cam, bibigyan kanya ng extra power while opening the throttle. So when you open the throttle, it will shift dun sa full load para to give you power. Para nun yung bike, hindi na siya mag-stall or well, yun, yung engine stalling, tuloy-tuloy pa rin yung akyat ng bike. Nice.